Hi mga ka! Welcome back to my vlog. So yun nga mga ka. For today, ang gagawin natin ay magluluto ako ng Lumpiang Shanghai. So, kukunin ko na yung mga ingredients. So, kasama doon yung syempre, yung lumpia wrapper. Tapos, itong cheese. Nilalagyan kong cheese yung lumpia ko mga ga. So, pwedeng hindi, pwedeng meron. Pero ako kasi mas gusto ko may cheese. So, ayan, nakuha ko na. Tapos, nahiwa na rin to ni Ani yung cheese kasi para mas mabilis. Yan. Ito ang ginagamit kong lumpia wrapper. Medyo voice over muna ang peg natin ngayon mga ga kasi nagpa-practice ako para sa mini vlog. So yun na nga, sa ingredients ng lumpiang Shanghai, kailangan mo ng king chai, ng carrots, ng puting sibuyas, paminta at ng salt. Tapos ground beef at optional naman yung cheese. So yan. So yan mga ga. So nag-grate ko na, pinagsama-sama ko na yung king chai, yung white onion, tsaka yung carrots doon sa ground pork. Sila, lalagyan mo na ng salt at tsaka ng pepper. To taste yan. Pero wait lang ah, inom lang ako. Ang init. Aminin nyo yan mga ga. Ang hirap pala ng voice over, no? Hindi ka real time nagsasalita. Pero ngayon lang yan mga ga kasi nga nagpa-practice tayo. So yan. So since na halo natin yung ating lumpiang Shanghai, maghugas naman tayo. So para mas maayos mag-clego tayo, sabi nga nila, or clean as you go. Para hindi ka rin natatambakan ng gagawin mo. Kasi I'm sure gagawin mo rin yan mamaya. So while waiting, hugas-hugas din tayo pag may time mga ga. Nga pala, kayo ba yung sponge nyo, tuwing kailan nyo pinapalitan? Alam nyo ba na dapat 1 at the most 2 weeks pinapalitan yan kasi maraming mga mikrobyo ang kumakapit dyan. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Yan, malapit na akong matapos. So, magluluto na tayo para matikman na natin kung tama ang lasa or kung need ma-adjust. Diba? Sana all nanonood ng TV. Hindi, joke lang. Kanina rin, nagtrabaho siya. So, ako kasi ang nakatoka ngayong magluto at nag-promise akong magluto ng Shanghai. So, yan. Medyo punas-punas sa mga basang portion. Napaka useful ng nabili kong cloth na to, mga ga. So, aside dun sa kitchen towel, or yung sa tissue, yan ang ginagamit ko pang finishing touch. Mr. Clean ang tawag dyan, mga ga. So, yan. I'm ready to cook para mabalot na natin. So, wait lang mga ga. Yan, balik voice over tayo mga ga. So, yan, inanda ko na yung kawali. Yung kawali ko, bonggang-bonggang ang tsaka na. Natanggal na yung teflon. Papalitan ko na yan. Meron na akong mga nabili dati pa. Pero, I'm make sure na malapit ko na siyang pag-graduate din. Kasi nga, dumidikit na. So, yan, naglagay na ako ng mantika at kukuha na ako ng maliit na portion para prituhin ko at malaman natin kung masarap ang ating lumpiang Shanghai. Kung pass or fail. Good luck. Nakakaya naman sa akin. Kung ito lang, hindi ko pa magagawa. Nag-CCA pa ako. So, lumpiang Shanghai, hindi ko pa ma-perfect. So, yan ang mga ga. Moment of truth. So, tignan nyo kung gano'ng ka-importante ang tissue towel dyan sa kitchen. So, pag wala yan, mga ga, medyo sumusungit na ako. Hindi, joke lang. So, very useful talaga sa akin yan. Nakasanayan ko na siya. So, yan. Tikman na natin, mga ga. Ay, wait lang. Di ba pala luto? Tan-tan, yan na ang masarap na hamburger. Masarap ng patty. Hindi, joke lang. Sample pa lang naman yun mga ga. Medyo masarap na siya para sa akin. Kasi nga, yan ang purpose kaya natin niluto yung portion. Nilagyan ko ng konting paprika para may konting anghang. So, but sabi nung tester ko, masarap na daw. So, approved na. Since okay na yung aking Shanghai at ready to balot na, magsaing muna tayo mga ga. Ang sinasaing namin, yung pang isang scoop lang para
hindi mapanis. Usually, napapanis. Kahit anong magic ang gawin ko, nilalagyan ko ng suka, tinatanggal ko, pinupunasan ko yung tira-tirang tubig, napapanis pa rin. Kaya, sobrang maunting bigas lang ang niluluto ko. Parang isang sandok lang or dalawa. Tsaka para hindi ka na rin mapadami. So, yan. So, habang nag-iintay ako or magbalot ako later, isasalang ko muna to para kapag nabalot ko na yung iba at meron na akong gagawing lumpia na itiprito, yung ulam namin eh in time sa pagluto ng kanin. So, yan. Ganyan-ganyan lang. Sukat-sukat. Namaster. Ito naman yung sinasabi ko sa inyong lagi kong nililinisan. Yan. Yung part ng rice cooker na maliit. O, diba? Kailangan lahat yan tatanggalin mo para linisan mo rin sa kada saing mo. Diba? Dapat lagi tayong malinis, mga ga. So, yan. Tinanggal ko siya. Tapos, hinugasan bago ko siya tuluyang isaksak para maluto yung kanin. So, ewan ko kung anong klase yung rice cooker nyo kasi yan yung nabili namin dati yan sa Lazada. Yung parang Japanese style na rice cooker. Kaya medyo maarte. Pero cute siya in fairness. So yan mga ga. So again, ginamit ko na naman ang magic tissue na lagi kong kailangan pag nandyan ako sa kitchen. At yan, nililinis ko na rin ang ating rice cooker. Kasi pag di mo nilinis yan mga ga, parang may ipon dyan yung mga tubig. Saka yung mga kanin, yung mga mumu. Yan, dapat lagi mong linisan kada luto mo. So, yan. Punas-punas. Diba? Ang arte ni Ma'am Shi. Sensya na kayo sa itsura ko mga ga. Hindi pa naliligo si Inday, oh. Ayan na. Pinunasan ko yan bago ko nilagay. Diba yun naman dapat kapag nagluluto sa rice cooker. So, yan. Ready to cook na siya. Para ready na rin tayo to do the balot. Ayan na. Sasaksak ko na siya mga ga. Tignan nyo yan. Tapos, pagsaksak ko, yan. Yun yung itsura niya sa taas. Hindi yan. Yan mga ga. Oh, 'di ba? Nilagyan ko 'yan ng sulat kasi nga Chinese 'yan. Pero kabisado ko na nga siya actually. Pero yung dilaw na 'yan papel 'yon. Pero ang ganda niya, 'di ba? So 'yun, saing is done. So let's go back to our Lumpiang Shanghai and let's do the baloting. Parang botohan lang ah. Ayan na mga ga, magbabalot na ako. So samahan nyo ako. Ito yung pinakamahirap eh. So, yan ang ginagawa ko. Ayan. Ang ginagawa ko mga ga nga pala. So, kapag balot ko, lalagyan ko siya ng plastic para kapag nilagay mo siya sa rep at kunin mo para prituhin, hindi siya magdidikit-dikit. Natutunan ko yan kay nanay. Ganyan ang ginagawa niya. So, tama nga naman. So, again, and then punta ka ulit sa second layer. So, ganyan ako magbalot mga ga. Next, kung pwede mo naman untian, siguro tinatamad na ako kaya napapalaki na at napapadami. Pero in fairness, consistent pa din ang balot. So, yan mga ga, diba? Kada layer, lalagyan mo siya. Madami din ako nagawa para sa 3/4. So, partida, marami pang filling yan. Kung gagawa ka niyan, pang benta or something, medyo ninipisan mo lang ako kasi medyo malaki yung ginagawa ko. Again, binilisan ko na naman. Tantananan. At, yan na ang mga, kumbaga yung mga pangit na balot. Siyempre, yan ang kakainin natin. So, ito na yung mga nagawa ko mga ga. Ready for freezer na siya. Para gamitin mo siya for later. Tapos, ayan. Yan na yung lumpia. Hindi masyadong promising nga. Kasi nga, hindi ko siya deep fry. So, mga tira-tira lang yan. Kaya, hindi siya ganun kaganda. Pero yung mga sa susunod, you can cook it sa dry, sa, anong tawag doon? Sa air fryer. So, yun mga ga, maraming salamat sa pagsama nyo. Grabe ang itsura ko. Please do like, share, and subscribe. Bye!